Problemas ko din sila. Sa ganitong buhay, okay lang ko pa rin. Pero sa mga anak mo, ngayon ko lang na-realize na talagang, ngayon pala talagang magulang. Kahit ko kita, mabuhay ko lang yung mga anak mo. Kung wala ang nanay natin, wala rin tayo dito, hindi ba? Kaya, ikaw din, di ba, magulang ka na rin. Subukan mo sagutin ka ng anak mo ng mas mataas sa'yo. Di ba, iinit ulo mo? Magagalit ka, sabihin mo walang respeto. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-idol ko. Ito po yung unang gabi nila Ate Mara dun sa pinaglipatan nilang bahay. At yun na nga, grabe mga ka-idol ko, halos walang-wala talaga sila. Wala silang kahit kaunting pera. Wala rin silang bigas, wala rin silang mga gamit, walang mga plato, as in wala, walang kaldero mga ka-idol ko. Ito nga mga ka-idol ko, mayroon akong gadalin sa nilang pagkain. Ito yung mayroong tilapia at saka kanin. Kasi kanina raw kumain lang yung anak niya, siya hindi pa. Sobrang hirap mga ka-idol ko kasi talagang walang-wala. Kaya nga kinakausap ko yung kapatid. Saka yung nanay na sana bisibisitahin nila dito si Ate Mara. Kasi ako mga ka-idol ko ay talagang pagpatak ng umaga, sobrang busy ako, hindi ko sila mapupukusan. Ngayon na gabi na nandito lang ako, ito lang yung magagawa ko sa kanila. So samahan niyo ako mga ka-idol ko at pupuntahan ko sila. So ayan mga ka-idol ko, ayan sila Ate Mara. Ito yung unang gabi nila dito sa sa kanilang tinitirhan. At si Bibi Margie nga nakatulog na. Ano yun Ate Mara, kumain siya kanina? So ayun mga ka-idol ko, dinalang ko si Ate Mara ng tilapia, pagkain nila. Ayan, maayos yung kanilang higaan, yung mingkutsun, saka yung nilagyan ko ng comforter. So kumusta naman kayo dito Ate Mara? Okay naman. Ito yung pinakaunang gabi nila dito mga ka-idol ko. As in talaga, ayan lang ang kanilang dalang gamit. Wala silang kahit konting gamit, wala silang plato, walang kutsara, walang lutuan, walang pera. Ayun nga, wala silang pagkain ngayong gabi. Kaya yan may na sa niluto ng anak ko. Ayan, ayan yung pagkain nila. Pero Ate Mara, hindi ko ito lagi magagawa sa inyo na bibigyan ko kayo ng pagkain pag ganito sa umaga. Kasi pagpatak ng umaga Ate Mara, ako'y sobrang busy sa aking paghahanap buhay. And nandyan yung CR, tapos may imbakan dyan ng tubig. Kumbaga, huwag ka na sa kanilang makikipag-usap ng mataas na boses, pakumbaba ka na lang. Kasi ayos na, mayroon na kayong masisilungan. Ang kailangan na lang yung aalalay sa inyo. Ha, Ate Mara, di ka ba nahihirapan? Nahihirapan ka din, tinatatagan mo lang. Biruin mo mga ka-idol ko, dalawa yung anak niya. Magkano bang pera mo dyan yung totoo? 100 pa ko natitira. 100 pesos, my goodness mga ka-idol ko. Ko, mga ka-idol ko, ang hirap ng pinagdadaanan ni Ate Mara. Sa totoo lang mga ka-idol ko, napapansin ko dun sa lugar ninyo, parang galit sa lahat. Bakit nga ba? Ano bang mga nagawa mong pagkakamali? Kaya ang Ate Mara, ngayong nandito ka na, utay-utayin mo na baguhin yung buhay mo, ha? Kasi yung mga taong hate ka, mga galit sa'yo, balang araw mamahalin ka nila kapag nagbago ka. Ha? Huwag ka na lagi makikipag-away. Ha? Sana Ate Mara, pakinggan mo yung mga payo ko sa'yo para tuloy-tuloy yung pagbabago mo. Baka naman mamaya, matunugan ko, mayroon ka na ditong kasamang iba, ha? Ha? Huwag muna Ate Mara, ha? Anak mo muna yung pukusan mo, yun ang pakiusap ko sa'yo, ha? Para hindi ako mawawala ng gana na natulungan kayo, pakinggan mo ko. Saka na, pagkaayos na ang lahat. Ha? Kasi katulad yan, si Sariang ka pa, di ba? Mamaya, bumuka yung sugat mo. Ha? Ate Mara, ha? Sana pakinggan mo yung mga sinasabi ko sa'yo. Kasi tinutulungan ko kayo, tulungan nyo rin yung sarili nyo, ha? Yung pag-asa mo yung mga anak mo, mga artistahin. Kaunting linis-linis na lang dyan, ha? Kasi ito mga ka-idol ko, pansamantala lang ito. Kasi ito nakadikit to dito sa bahay namin. Kahit hindi mineral. Mineral. Mineral talaga sa bata, eh. Oh, sige, sige. Pupunuin ko. Sige, lagay mo lang dyan. Kasi nga, may nagme-message nga sa akin na tutulungan kayo na ipagawa yung bahay nyo. Oo, doon sa baba. Ito kasi, mga ka-idol ko, ito yung
Ito kasi nakadikit to sa bahay namin. Totoo lang, ayaw ng asawa ko dito na aano. Kasi nawawalan kami ng privacy. Ito kasi kahit anong usapan namin dun sa loob ng bahay namin, narinig dito. Ngayon, sila Tatay Joel, yung nakatira dito, wala kaming naitatago. Paano namin kung anong usapan, nandun na sa labas. Kasi nakadikit talaga to sa dingding namin, mga kaidol ko, itong bahay na to. Kaya hindi talaga. Kaya ang gagawin ko, papatayuan ko po sila dun sa baba. At may tutulong nga sa akin. Kasi ito, mga imbakan to, mga kaidol ko. Ayan, ginawa na namin itong mga imbakan. Ayan, oh. May lamok ba, Ate Mara? Pero nasa loob naman kayo ng ano. Ayan, mga kaidol ko, tinrabaho nga bigla ni Uncle Pakwa. Bigla, nilagyan sila ng ilaw kasi sobrang dilim talaga dito. Oh. Nilinis ko din ito nung isang araw. Oh. Yan, Ate Mara, kainin nyo na yan, ha? Talagang yan lang ang ano, nabutang ko na pagkain doon sa bahay. Kailangan mo magpalakas. Bagay, hindi ka naman napwira sa sisaryang ka naman, ano. Hindi ka masyadong nahihirapan. Hindi ka stress? Hindi ako ka talagang CS na pangalawa na ano. Ba't CS ka rin ba dati? Kaya pa akong baliwala na sa akin. Pero wag mo nga busuhin. Kasi baka mamaya yung mga sugat mo, ha? Hindi ako naman nag-seproxin noon. Tapos ang taga mo nandi naliligo. Naliligo ka na, ha? Kasi walang... Naamoy na kita, eh. Ito yung masasabi ko, hindi ko lagi kayo maabutan ng pagkain na kagaya nito. Ha? Hindi ko yun magagawa sa inyo. Kumbaga, ginagawa ko yun ngayon kasi kakalipat nyo pa lang. Ha? Kailangan talaga, aasikasuhin pa rin kayo ng kapamilya mo. Ha? Baka mamaya, sabi mo, nandiyan si Kuya lagi, ako bibigyan ng pagkain na nasa plato na. Hindi ko yun magagawa, Ate Mara, lagi. Kasi ako, may pamilya din ako na asikasuhin ko, may iba pa akong tinutulungan. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng unawa ngayon kasi kakalipat nyo lang dito. Ha? Kasi sabi na naman ng mga viewers, baka mamaya abusuhin, ganyan-ganyan. Ha? O si Margie, tulog na yan. Hayaan mo na, may pasok ba yan bukas? Mga damit niya, nalaban na yan. Alam mo, yung mga magulang mo, hindi ka nun matitiis. Kaya, ano, ikaw mo pa kumbaba. At saka Ate Mara, napakasarap sa pakiramdam yung maging mabait ka. Maging mabait ka na lang, huwag ka na sa kanilang makipag-away. Pag minura ka, tahimik ka na lang. Hindi yung pagminura ka, nangaray mo, gagantihan mo din ang mura. Napakapalaban mo ba naman kasi? Ang hirap din sa'yo eh. Eh, ang nanay natin, kahit gano'y yung kasama, nanay pa rin natin. Lagi lang natin isasaisip na kung wala ang nanay natin, wala rin tayo dito. Hindi ba? Kaya, parang wala tayong karapatan na sagutin sila ng mas mataas sa boses nila. Kahit gano'y pa kasama ng magulang, lagi tayong mas mababa ang boses. Kasi ikaw din, di ba, magulang ka na rin. Subukan mo sagutin ka ng anak mo ng mas pataas sa'yo. Di ba, iinit ulo mo? Magagalit ka, sabihin mo walang respeto. Yun din ang nararamdaman ng nanay mo kapag sinasagot mo siya ng mas mataas sa'yo. Kaya namumura ka, kita mo yun, oh. Bagong sisaryan ka, ang mga gamit mo nasa labas. Walang nawala yung pagmamahal sa'yo ng nanay mo. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita niya rin na hindi mo siya ginagalang, hindi mo siya nirerespeto. Ganun lang yan. Pero pag pinakitaan mo yung nanay mo ng paggalang, pagrespeto, baka mamahaling ka rin nun. Kaya sana, ngayon nandito ka na, sa susunod, pag nakita mo yung nanay mo, ma, sorry. Walang masama Ate Mara magpakumbaba. Mas minamahal lang Diyos yung nagpapakumbaba. Totoo yun. Naintindihan mo ako, Ate Mara? Oh, nay, yakapin mo, nay. Sorry sa mga nagawa ko. Nasabi ko sa'yo, nasabi ang itang walang kwentang nanay. Sorry dun. Hindi naman totoo. Kasi, kung wala ka, wala rin ako. Oh, pag nasabi mo yun sa nanay mo, baka yakapin ka pa nun, umiyak pa yun. Oh, napakasarap di ba Ate Mara na, yung iba nga walang nanay eh. Di ba? O oh, ikaw may nanay ka pa, nandiyan ka pa. O oh, ikaw, itatanawin kita, kapag ba si mama mo nawala, iiyak ka, hindi ka ba iiyak? Ha? Hindi masyado? Ay, hindi ka lumaki. So, hindi talaga kayo close. Pero, isipin mo na lang na yung buhay mo, utang mo kay mama mo. Kung wala siya, wala ka rin. Sana Ate Mara, yung mga pangaral ko sa'yo, pakinggan mo yun ng maigi pag natutulog ka na. Isipin mo, tama naman si Kuya Leo. Kasi hindi ko kayo sisigawan. Alam ko marami kang pagkakamali sa buhay, Ate Mara. Lahat ayaw sa'yo. Buong barangay, buong bayan, ayaw sa'yo. Ako, binibigyan ko ng pansin yung ganyan. Sinusubukan ko kung kaya kong mapabago.
Ngayon, kapag napabago kita, mas matutuwa ako sa'yo. Tutuloy-tuloy ko yung tulong ko sa'yo. Pati yan si Ate Angela mo, matutuwa sa'yo. Kapag nagbago ka, yung mga magawa mo ng pagkakamali, umingi ka ng sorry, di ba? Huwag ka na makipagbangayan. Tapos makikita mo yan, Ate Mara. Kasi trending na kayo. Ang babaguhin mo na lang yung pag-uugali mo. Maging makajus ka sa tindahan, sa simbahan ka ng titinda, di ba? Oh. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos, Ate Mara, para makaisip ka ng mga tama mong gawin. Yung bang ang pumalit sa puso mo, sa galit mo, eh, pagmamahal. Para hindi ka na sa makakapagmura. Hindi mo na aawayin yung mga tao. Pag counting kibot lang, may nag-comment nga dun, kilala ka daw niya eh. Ikaw daw kasi eh, counting kibot lang. Kakipagpatayan ka na. Kilala mo yon? Yung nag-comment? Oh. Alam mo rin na ganun yung ugali mo. Alam mo rin yon. Oh, ibig sabihin, kilala mo rin yung sarili mo. Kaya, eto Ate Mara yung chance na pagbabago mo ha. Nasabay ka na, maayos o kita mo. Kahit pa paano yan, di ka dyan babasa. Hindi mukhang ano yan. Oh. Ang gagawin nyo na lang sa mga gamit nyo, lalaban nyo yung iba kasi aminin ko, naaamoy ko din yung iba mga stock yata yan. Naaamoy mo rin. Oh, kasi hindi kayo nakakapaglaban ng ayos. Yan yung mga damit na nilaban ko kanina. Saan ka naglaba? Doon nga, patakas-takas ako nagpaglaban lang. Ito, sa mga ganitong unang buwan, konsiderasyon lang ko kayo dyan sa ilaw, sa tubig. Ngayon, kapag halimbawa, malakas ka na at nakakapaghanap buhay ka na, asawa ko ang kausap mo dyan, hindi ako. Ha? Sa ilaw at sa tubig. Basta ang gagawin mo lang dito, ito, linisin nyo yan. Ayaw na ng asawa ko makita na burara. Number one, diyan kayo dyan magkakaanuhan. Ha? Pakita mo sa asawa ko na nagbago ka na para mahalin ka rin ng asawa ko. Ha? Ate Mara, ha? Ayan, nasa maayos na kayong kalagayan din yan. Ituloy mo na yung pagkain mo, ha? Sana Ate Mara, baunin mo yung mga sinasabi ko sa iyo, ha? Bihira lang yung ganito, Ate Mara, na mayroon pa sa iyo nagbibigay ng mga good advice. Lahat ng nakapaligid sa iyo, si Mara, ganyan yan. Pabayaan mo yan, mga ganyan. Di ba? Alam mo yan. Ako binibigyan ko yun ng kaunting pag-asa sa buhay. Isa lang ang pagkakataon na yan, isa lang. Pero pag yan ay sinira mo, sorry. Balik na lang kayo doon muna. Pagbabayaan ko kayo. Wala nang iintindi sa'yo. Mas lalo ka mapapariwala. Kaya sana yung pagpapalaga ko sa inyo, pahalagaan nyo rin. Kumbaga, tinutulungan ko kayo, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Ha? Talagyan ko na ng tubig para makakain ka na ng gusto, ha? Okay. Masarap ba? Matabang? So yan mga ka-idol ko, umiral na naman yung paninirmon ko. Pero nagpapasalamat ako kay Ate Mara at pinapakinggan niya bawat sinasabi ko. So, mga ka-idol ko, nagpapasalamat pa rin ako sa suporta nyo. Sana huwag kayong magsawa na suportahan yung programa ko, yung programang Kuelio Cares, mga ka-idol ko. At sana si Sir, yung nag-message sa akin na tutulong kila Ate Mara, sana matuloy. Kasi talagang wala rin talaga tayo. Kapos din tayo, mga ka-idol. Walang revenue. Kailang punta na ako ng video, tinitingnan ko kung mayroon mo lang akong sahod. Wala. Wala pa rin pumapasok kasi wala akong views sa YouTube. Mahina. Kunuin ko to ha, para may mainom nyo ha. Ha? Okay lang ako. Pakita ko lang ikaw na kumakain. yung anak mo. Kakargayin mo lang. Saan galing? Ngayon, napahiram ko ng kakasama ko. Hindi ko magbabayaran. Magkano yun? 600 sila. Ay, 600, babayaran ka. Pinakabibili ko ng pagbaon-baon na ng anak mo. Yun yung supporters ko na. Yun nga yung sinasabi na Ate Gina, nakuha mo. Ayan mo, magpo-provide ang Lord para sa inyo. Si Lord ang bala sa inyo, ha? Pero pag lumakas ka... Talaga ako yung day out. Talagang magtaga naman ako maghanap buhay. Ito mo, 50 pesos na pinapasok ko ng pagtitinda ng gulay. Alam ko yun. Ngayon lang ko naka... Ano ng ganito. Ay, sa mga nagko-comment po din yan, wag po sila magsasabi, magko-comment ng mga ko ano. Normal lang talaga yun. Normal lang yun. Kung baga, wag mo nalang re-replyan. Ayaan mo na sila. Hindi mo nila, homeless ka ng tao kasi. Hindi oras-oras na lagi akong humihingi.
Oo, alam ko yun, 50 pesos, pinapasok mo yung trabaho mo. Ako, mabuhay ko lang yung isa kong anak. Ito pa kaya yung isa kong isang anak na hindi ko buhay. Mm-mm. Saka wag mo yan iwawala sa'yo. Sabi nga ni Angela, ampunin daw niya. Gusto mo ba? Ayaw mo? Oo, eh, pag malakas ka na, alam ko, magaling ka dumiskarte sa pagtitinda. So, ang gagawin, wala ka nang babayaran sa bahay. Kuryente, ilaw lang. Kasi na nga eh, saya-saya nga sa simbahan eh. Ang mga nang nagpapatirik sa akin eh, hindi din ako sandaan, hindi din ako 50. Sila napakatyaga ko rin nga. Sabi, bayan, baka na mabainit ka pumara. Pag ang tito din yan eh, anak mo eh. Mm. Sa kalagi kayo magdasal kay Lord, hindi kayo papabayaan na sa simbahan kayo naghanap buhay eh. Ayun, hindi na pinabayaan. Nung anak ko eh, nakakain. Margie, kami ni staff. Di ba? Yung Lord ang gumagawa. Kung ako hindi makakain kahit kain ako kahit kakaso lang hanggang yung mga anak ko. Basta yung ganyan mo para magtuloy-tuloy ang blessing sa'yo, yung sarili mo rin baguhin mo na rin ha. Umuwi ka na ng tawad sa nanay mo, sa kapatid mo. Kasi mas masarap at imara sa pakiramdam. Yung yakapin mo yung nanay mo, bahala na siya kung ganun pa rin yung turing niya sa'yo. Basta ikaw naging mabait, naging mabuti ka. Tapos pupunta ka sa simbahan, ang sarap-sarap-sarap. Subukan mong gawin yun at imara. Sabihan mo si mama, sorry. Tapos yakapin mo, subukan mo. Simbahan nga ako kanina eh. Ang sarap sa pakiramdam nun. Mga kasama sa pagtitinda ng kandila na umiyak. Siyempre. Nalulungkot ka. Namimiss ko din sila. Nagpagtitinda ko ito kayo. Sa ganitong buhay. Sige, okay lang. Kaya ko pa rin. Para sa mga anak mo. Okay lang yan, Ate Mara. Oo, oh, sarili ko pang rebelde ako. Bakit ako ito? Sorry. Kung bakit ako nagigirito. Oo, sige. Hindi na rin nila akong masasabi kung bakit ako nagigirito. Hindi ko naman sinasabi nagigirito ako sa buhay ko. Pero kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay ko, kayanin ko ito. Alam lang, magbabuhay ko sila. Wala sabi ka, wala imposible sa Panginoon. Tama ka, Ate Mara. Na kanina na talaga, nasa simbahan ako, hindi ko napigil talaga. Hindi ako umiyak doon sa ano, sa libing eh. Umiyak ako nung... Sabi ko, ganun to pala. Pala na ngayon ko lang na-realize na talagang, ganun pala talaga magulang. Na kahit kung kita, mabuhay ko na yung mga anak ko. Saban lang, Ate Mara. Pag nasa harap mo sila, ang tapang mo eh. Diba? Sa pamilya mo. Na kaya ko, kahit ito mo, bawal pa talaga akong maglakad-lakad. Talagang, ibit-bit mo anak ko para lang, wala lang silang maano. Hindi sila magutuman. Yun ako magulang eh, Ideo. Pero yung mga nangyari sa iyo, maging aral na rin. Ang daming ang gustong sabi nila, kung pwede ka nilang ano, maging asawa, mga ganyan. Pero maging ano na muna ikaw, focus ka muna sa anak mo ha. Naging emotional mga kaidol ko si Ate Mara. Ngayon ko lang yan nakitang umiyak. Kasi sa totoo lang, malungkot ang buhay talaga niya. Walang dumadamay sa kanya kahit isa. Siguro, hindi ko rin mga kaidol ko masisisi kasi sa dami din ng kanyang ano niya. Dami din niyang nagawa dati. Mga kaidol ko, kaya galit sa kanila ang mundo. Ngayon ko lang siya nakita ang umiyak. May isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo. Mga taong tutulog-tulog ang matay minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo.